Magandang umaga mga OFW, mga makakapanood po ng maiksim vlog ko nito tungkol sa mga pyesa o accessories na tinitinda po ng Duayma Motorcycle and Accessories po. Sa umagang po ito ay ang ibablog ko po ay ang pinaka-importante o kailangan hindi natin pinagwawalang bahala yung mga brake shoe. Kasi po, yung mga brakes yun nito, siyempre, pag tumatakbo ka, may mreno ka, pag masasagasaan ka, mabubundol ka. Yun ang importante pagka maganda yung brakes shoe mo. Yung brakes shoe kasi, ano eh, iba't ibang klase ng brand, iba't ibang klase ng bansa ang gumawa. Eh, tayo naman kasi, colonial mentality tayo eh, mga Pilipino. Pagka original din tayo. Yun naman kasarapan ng mga Pilipino na ano tayo eh, nagising tayo sa ano, sa pamana ng mga Amerikano noong ng panahon, yung talagang pag sinabing Amerika, mga Levi's, talaga naman ganyan. Masisya ka naman pagka sinabing American made. Kaya mabalik tayo sa brake shoe. Yung brake shoe kasi mga Lodi, mga Idol, yan eh, ano, lining lang yung dinidikit dyan, no, diba? Makikita mo, lining lang yung bakal, tapos lining. Ito yung lining, ito yung kumaano sa ano sa hub ng ano natin. Pagka na may meron tayo, ibubukayan ng ano yung spring niyan, naangat, bubukayan. Pagbuka niyan, yun ang didikit sa ano sa hub natin para huminto siya. So pagka binigyan natin ng ano na binabaliwala natin, pag na may meron tayo mo, bakal tumakal na, hindi natin papalitan to, eh, mas malaki yung mga gas natin kasi mahal yung mga hub. Ang hub ngayon, local lang, 40. Eh, siyempre, pagka hindi na maganda yung preno, kahit sino naman kaya magbakas nito eh. Basta masipag lang. Pero yung mga may mga ayaw mahirapan, yung mga mekaniko tayo dyan sa paligid. Ito nga, ano, at ang matinda na kami mga brake shoe, merong made in China, made in Thailand, saka made in Philippines. Saka yung Okimura, made in ano yata ito, Japan yata ito, Okimura. Kasi pangalan ng Okimura. Okimura. Yan. So, nasa sa may-ari ng motor kung ano yung kanyang ilalagay ng brake shoe. Siyempre, pag namili yan, merong kapos sa pera, merong maraming pera. Danas namin yan eh. Kaya kami, tinda namin mula sa masa hanggang sa mayaman o rich, mga pera. Meron kaming pangmasa, meron kaming masa-masa, hanggang sa meron kaming maano. Usay. Okimura ang isa sa ina-recommend ako na ano na hindi pa ito mausay, may mas mausay dito yung mga gawa ng ano ng basta may mas mausay pa dito. Pero sa nasa barrio lang naman kami, majority yung mga namamasada, yung mga may-ari ng motor, hindi naman sa selan. Ilan-ilan na talagang siyempre kailangan, gusto nila mga genuine. Siyempre din sila sa kasa. Pero tayo, intindahan natin para sa masa. Para sa nakalalamang na customer. Kaya meron kaming galing sa Thailand, mga TGR, galing sa Thailand din yan, Thailand made, okay mura. Ewan ko lang, pero Japan daw ito kasi mahal naman talaga eh. Ito nang, itong KSK, Philippines to. Saka itong ano, itong mga RB, China itong RB. RB made in China. Kasi iba-iba yung supplier na, iba-iba yung pinupunta, yung binibila namin eh. Pagka gusto namin yung mga genuine, semi-genuine, meron kaming pinupuntahan o mga ano, binibila namin. Pagka yung mga pangmasa po, meron kaming binibilan din. Kaya iba't iba lang yung andana ng presyo, pero hindi naman nagkakalayo. Kung 140, kung 130 yung Okimura, ito mga 100 na lang yung mga made in China. Pagka sa Manila ako binibili, mga 19 ako ibenta. Hindi naman, ang Duayma Motorcycle Parts, hindi naman nung karamihan magtubo kasi nga, hindi na kami kumuha ng mga mekaniko. Meron kami mga mekaniko, mga tawag-tawag lang, pero hindi talaga namin ano, kumuha ng mga mekaniko. Ang bali, ang ginagawa na namin, pinababaan namin para pag namili yung mga mekaniko, maraming kami may mga mekaniko. Meron na lang ang hinahanap namin. Kaya itong aming motorcycle accessories nito, bagamat ano, nasa level lang kami. Okay lang yung ano, yung mga, eh ngayon nga, nauso na yung YT.
na i-vlog ko dito sa channel ko nito. Nga pala, kung meron kayong ano, kung ano, pwede nyo i-subscribe yung ano ko, channel ko para lumabak at maraming mga OFW yung makapanood. Na kung sakali nga natitigil na sila sa pagkatrabaho sa ibang bansa tulad ko, meron silang may maibibigay tayong idea o recommendation o ano man yung sa inaano natin ngayon na hindi naman kasi yung negosyo na ito, di ba? Hindi naman ito napubulok. Pag hindi nabili, nandiyan lang yan. Maingat ka lang yung mga wrapping, hindi siya na ano, hindi siya nakakalawan. Pero lang, yung mga ganyan. Kasi ano man, mga accessories o mga parts sa mga, pag tinanggalan mo siya ng ganito at na-expose na sa hangin, papasok na dyan yung mga halawang, yung mga alikabok, yung mga ano. Nagkakaroon ng nadidipon o nagkakaroon ng ano yung mga pyesa natin. Kaya kami, pilit namin na pinaganyan. Hindi natin may iwasan yung kalkal na kalkal pag may nagaano. Kaya hanggat maaari, sinesecret natin yung ano para pag nakita natin, yun na. Pagka wala, wala. Hindi ka rin nung una-una pa ako talagang kalkal. Ayun, dami ko na ngayon mga ano. Ginagawa ko. Naibibenta ko rin pa rin siya pero mamura na. Katulad ng mga bearing, katulad ng mga ano na ano sa lalagyan, kinakalawang na. Hindi ko kuskusin ko ng ano, oy, di pa na ano niya. Pero may mga kaibigan natin na nakikisama sa atin, suporta. Binibili na nila kahit pa paano. Kasi para mabawasan yung sukal natin sa atin. Tulad niya, ang maganda ng parents ng RB. Okay, mura. SJG ng Caloocan. KRS ng Caloocan. Ganyan lang yan. PSK ng Baliwag. Ganyan lang ang mga ano ko, mga preksyo ko. Sa araw-araw ko na binablog ko rito, binugrouping-grouping ko na lang katulad ng grouping-grouping na lang pag-ano ko kasi kailangan din ng channel ko nito na magkaroon ng upload para maging healthy yung aking channel. Pagamat ko konti nagiging views kahit pa paano sa tagal ng panahon na ganyan na. Lalo na kung subscribe nyo ko, notification all, likes, comments, lalaki yan. Dahil natin yung channel natin ito. Kung sakaling ma-monetize, kung sakali, kayo makikinabang kasi bababa kong presyo ng mga paninda ko. Charot. Sige mga ka-OFW, mga tao manunod dito, mabuhay kayo. Tuloy tayo magbablog. Watch and view lang, okay lang. Sige po. Ingat kayo dyan. Dala na yung mga OFW.